Kaya sa oras pong ito ay dumako muna po tayo sa salita ng ating Panginoon. Ang ating pong scripture ngayon is matatagpuan sa Proverbs chapter 10 verse 8. Sabi po doon, magandang payo't tinatanggap ng pusong may unawa, ngunit kapahamakan ang wakas ng mangmang na masalita. Praise the Lord. Alam niyo po, baka nakaka-encounter tayo no, ng mga ganitong senaryo sa ating mga buhay. At ito po ay isang bagay na dapat nating tandaan. Kung ang isang tao ay mayroong unawa, lahat po ng payo na maririnig niya ay matatanggap niya ng maganda, bukal sa kanyang kalooban. Subalit kung ang isang tao daw po ay mangmang, ano po, mangmang na masalita, kapahamakan ang magiging wakas nito. Bakit po? Sapagkat hindi niya pakikinggan ang mga payo na naririnig po niya. Kapag po ba tayo ay nakaka-receive ng utos sa banal na kasulatan, ano po ang nagiging damdamin natin? Kapag nakakakita tayo ng mga sinasabi, inuutos ng banal na kasulatan sa bawat isa sa atin, tinatanggap po ba natin to ng buong puso, lalo na kung tinatamaan tayo, no? Lalo na kung ang inuutos ng Bible sa atin ay salungat sa gusto natin, or ang inuutos ng banal na kasulatan sa atin na nababasa natin ay talikuran ng mga bagay na ginagawa natin. Paano po tayo nagre-respond? Tayo po ba ay sumusunod? Ginagalang po ba natin ang salita ng Diyos? Pinaniniwalaan natin at ikinabubuhay po ba natin? Ang isa pong matalinong puso ay tumatanggap sa utos ng Panginoon at ito po'y tinatanggap niya bilang isang pagpapala at bilang isang pag-iingat sa bawat isa sa atin. Subalit ang isang mangmang, ano po, kapag ka po nakarinig ng command, nagdal, galit na galit, reklamo ng reklamo sa mga bawat utos na naririnig po niya. Ano po ba tayo? Tayo po ba'y matalino? O tayo po ba'y isang mangmang? Kapag nakakatanggap ng payo, ano po, ay pinakikinggan natin. Alam niyo po, sa mga bagay na naririnig natin na pinapayo sa atin ng ating mga magulang, ng ating mga kapwa, pakinggan natin. Huwag po nating isasarado ang ating isip. Ano po, kahit na may mga part doon na mali, pero may part naman na tama. Ulitin natin kung ano po yung tama. Huwag natin isarado kaagad ang puso ng bawat isa sa atin. Kasi minsan, iyon po ay paalala ng Diyos sa atin. At iyon ay pagpapala sa atin. Kaya ang bawat payo na maririnig natin sa ating mga magulang, ano po, nakukulili na kayo eh, no? Kapag pinapayuhan tayo ng mga magulang natin dahil araw-araw yung kasama ang inyong mga magulang. Eh, siyempre, araw-araw din nakikita ng mga magulang nyo ang mga bagay na hindi tama na ginagawa natin. Maaaring sa tingin nyo, ngayon ay tama ang ginagawa. Pero ang magulang natin, dahil kilala tayo, ay nakita po nila na ito'y magiging kapahamakan nyo sa darating na panahon. Kaya ang mga magulang ay nagpapayo sa mga anak. Pero ang mga anak po minsan nakukuleli na, ay nako, eto na naman, sermon na naman. Dapat po, kapag may nagpapayo sa atin, ano, tingnan natin ito bilang isang pagpapaalala at bilang isang babala sa atin para maingatan po tayo. That's the way na dapat na malagay sa ating mga puso upang sa ganun po, sa bawat payo na naririnig po natin ay may napupulot tayo at may madadagdag sa ating buhay para mabago ang buhay natin. Huwag tayo kagad sarado ang isip. Marinig mo palang alam mo, aalis ka na. No, eto na naman. Iirita na kaagad tayo. Kaya po, daldal na lang tayo ng daldal. Ano po? Kaya po, kinakailangan tayo maging matalino na tumatanggap ng mga payo. Nakikinig tayo kung ano yung sinasabi nila. Pinupulot natin kung ano yung mabuti. At ina-apply natin sa ating mga buhay. Amen po ba? So makikita natin na magiging maayos ang buhay ng bawat isa sa atin. Sa atin pong words of wisdom, ang sabi po, most of the problems in life are because of two reasons. Sino dito sa atin ang may mga problema? O, paano ba nagkaroon ng problema? Paano ba dumating ang problema? Paano ba nalikha ang problema? Dalawang dahilan daw po ang pinagmumula ng problema. Una, we act without thinking. Kumikilos kagad tayo, gumagawa kagad tayo nang hindi nag-iisip. No, yung impulsive. May narinig lang na ito, arya na kaagad tayo. So, we create problems. Second,
We keep thinking without acting. Paano nagkakaproblema? Alam naman kung ginawa, di mag-isip na, mag-isip na, mag-isip. Hindi naman tayo kumikilos. Kaya merong problema. Kaya ito po yung dalawang reasons, no? Bakit tayo may problema sa oras na ito? Alin bang dahilan dito ang nagawa natin? Yung gumawa na kaagad tayo nang hindi natin inisip kung ano yung magiging consequences nito, kung anong mga magiging kahihinat na nito o kung anong magiging epekto nito sa ibang tao o sa mahal natin sa buhay. Agad-agad ginawa natin to. Without thinking, we create problems. Or, tayo ba naman yung, well, nagkaroon tayo ng problema kasi isip tayo ng isip eh, paano ba ako uunlad, paano ba kami makakaangon sa buhay na ito, alam ganito yung gagawin namin. Pero hindi ka naman umaakto, nasa bahay ka lang. So, you create problems. Kaya alin tayo dito? Bakit tayo nagka-problema? Tayo ba'y umakto nang hindi nag-isip? O tayo po ba? Walang ginagawa, kundi mag-isip. Kaya doon po mamili tayo doon, ano, kung bakit tayo nagkaroon ng problema. And I believe makikita nyo kung ano yung naging dahilan ng problema po natin. Eh, hindi ibang tao, kundi ikaw. Amen? Yung iba, nagkakaproblema ang panaysisi ibang tao. No? Nagkaproblema ako kasi dahil sa'yo, ganito, ganyan, ganyan. Lagi natin sinisisi ang ibang tao. Alam, may sarili kayong kalayaan. May sarili kayong kalayaan. Meron pong naka-open ng mic. Pwede pong pakimute mute ang ating mga mic. Naririnig po yung ubo nyo. Praise the Lord. Kaya po, pwede po ba na isipin natin na kapag tayo nagkaroon ng problema, hindi yan galing sa ibang tao. Lagi ko po yan tinuturo, no? Hindi yan galing sa ibang tao. Galing yan sa'yo. Kasi po kahit anong gawin ng ibang tao sa atin, tayo ang magdidesisyon ng reaction na gagawin natin dito. Kaya kapag tayo nag-react nang hindi tayo nag-iisip, problema yan. O kaya naman, isip tayo ng isip na hindi kumaakto, problema yan. Kanino nagmula? Sa atin. Kasi meron tayong saliling pagpapasya. Kahit sabihin mo nang binubuli ka, nang binubuli ng mga tao sa paligid mo, ikaw pa rin yun. Kung magpapa-apekto ka, edi may problema ka. Kung hindi ka magpapa-apekto, edi wala kang problema. Hindi po ba? Kaya po, let us stop blaming others sa mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Let's face it. Harapin natin ito. Tayo ang may problema. Tayo ang pinagmula ng problema. Baguhin natin. Matuto tayo para huwag na uling maulit yung mga problema na dumarating sa atin. Amen po ba? So, ngayon po ay dako tayo sa ating pag-aaralan. Ang akin pong naisituro sa bawat isa sa atin is about kindness. Kabaitan. Pakitype nga po natin sa Google Meet at sa ating pong FB page na po, FB, ang salitang kindness. Kindness. So, magkaiba po yung pagiging nice at pagiging kind. No? Yung nice and kind are different. No po. Ang mga tao ay pwedeng maging nice. Bakit? Eh kasi polite sila, magalang sila. Pero ang kindness po ay isang mas malalim pa sa pagiging nice. Ano po? Ang kindness ay mas higit pa kesa sa pagiging nice. Ang isang tao po na nice, no? Sa Tagalog yung nice? Teka lang po. Nice, kasi halos pareho sila ng meaning, eh, no? Ang isang tao po na maganda, nice, maganda, no? Ay iba po sa isang taong mabait. No, ang isang magandang tao, nice person, kapag may nagugutom, ay tinatanong lang po niya, sasabihin niya, "Uy, kumusta, nagugutom ka ba? Nagugutom ka ba?" That's being nice, no po. Pag may nakita tayo na alas 12 na, "Uy, nagugutom ka ba?" That's being nice. Pero ang isang kind person ay iba, no? Kasi pag nakita niya, hindi lang siya magtatanong, "Heto pagkain, baka nagugutom ka." Ito po yung pagiging kind. Pagiging nice, tinatanong na, kumusta ka? Okay ka ba? Nice. Nice person yan. Pero pag halimbawa nag-offer ka na, no, kain tayo, baka gutom ka na, that is kindness. Iyon na po yung kindness. Amen po ba? Kaya maririnig natin, wala tayong narinig na act of niceness. Meron po ba kayong nakitang narinig na salita na act of niceness? Wala, di po ba? Ang naririnig natin, act of kindness. Kasi ang kindness, may pagkilos, may paggawa, may ginagawa. Kaya po walang act of niceness, pero merong act of kindness. So magkaiba yung pagiging nice at magkakaiba yung pagiging
Kind, ano po? Ang mga mananampalataya, karaniwan po ay they are nice but not kind. They are nice but not kind. Because we can be nice without caring. No? Pwede tayong magpakita ng maganda, pero hindi talaga tayo nagmamalasakit. So, kaya maraming mananampalataya, nice sila. No? Nice sila, but not kind. Hindi sila mabait. No? Kaya po, ang nice, you can be nice to someone and still not like them. Di ba? Kaya-kaya na naman natin magpakita na maganda sa kapwa natin, pero hindi naman natin sila gusto. At ito po yung nangyayari sa mundo. No? Hindi natin gusto yung tao, pero pinakikitaan natin ang maganda. Niceness. Pero ang kindness, kumikilos, gumagama. Kaya most people today are nice. They will say the right words, but they don't really care. Sasabihin nila ang magagandang salita para sa'yo, pero hindi naman sila totoong nagmamalasakit. Wala siya lang pakialam. Ang puso nila ay wala doon sa pagmamalasakit. Kaya sa salita lang po sila nagsasabi, that's being nice. So, tayo po ang tanong natin. Sa atin, let's evaluate ourselves, no? Tayo ba ay totoong mabait? O tayo ba ay nice lang? Nice lang. We must grow in the fruit of kindness. Kasi ang kindness po ay isa sa fruit of the Spirit. Kaya yung pagiging nice natin, ayun, baguhin natin. Hindi lang tayo maging nice, kung hindi dapat maging mabait tayo. Kind. Ano po? Kind. Ibig sabihin, we care. Hindi lang tayo nagsasabi na magagandang salita na wala naman tayong pagmamalasakit. Ano po? Kaya we can be nice to other people, but we don't really care. Hindi tayo talagang nagmamalasakit sa kanila. So let's change it, no? Improve natin yung sarili natin. Let's be kind to other people. Maging mabait tayo talaga. At tayo lumago pa kung tayo na may talagang nandun na yung kindness sa puso natin. Let us grow more, no? In the fruit of kindness. Ang sabi po ng isang quotation, you don't need a reason to help people. That's kindness, no? Yung walang dahilan para tumulong ka sa tao. Diba lagi natin pinag-aaralan the importance of motive in doing things. Napakahalaga na, ano ba ang motibo ko sa paggawa ko ng lahat ng bagay na ito? Lagi natin chinecheck yung motive natin. O sa pagtulong natin sa tao, anong reason? Hindi kailangan may dahilan para tayo'y tumulong sa tao. Halimbawa, tatawid yung isang tao, no? O nahihirapang magbitbit ng bag yung isang tao. Iisipin mo ba anong dahilan para tulungan kitang magbitbit ng bag? O pag wala ka ng dahilan, bahala ka sa buhay mo. So, ang kindness ay walang dahilan. Walang iniisip na, na dahilan sa mga bagay na ginagawa nating pagtulong sa ating kapwa. At sabi nga, one kind word can change someone's entire day. Huwag tayong maging kuripot, no? Sa pagbibigay ng magagandang pananalita sa mga tao na nakakasalamuha natin. Kasi you don't know, no, na yung salita na yan na babanggitin mo sa kanya, yan pala yung salitang kailangan niya upang magkaroon siya ng pag-asa pa, no, sa mundong ito na magpapasaya sa kanya sa buong maghapong ito. Kaya, let us be somebody who makes everybody feel like somebody. No? Kindness. Kailangan tayo maging isang uri ng tao na kaya nating gawin na yung isang tao na walang mababa ang pagtingin niya sa kanyang sarili, ay magagawa nating magkaroon siya ng pagtingin sa sarili niya. Maging maayos yung pagtingin sa sarili. Na hindi siya nobody, but he is somebody. So, ibig sabihin, let us do an act of encouragement. No, na i-encourage natin yung tao na maging somebody siya. Marami pong ganyan eh. Ang baba-baba ng tingin nila sa kanilang mga sarili. Pero hindi naman sila talagang mababa. May potential. No, pero ang baba ng tingin nila sa kanilang sarili. So let us be somebody who makes everybody feel like somebody. Ibig sabihin, ang tingin natin sa ating kapwa lagi, somebody sila, hindi sila nobody. Hindi ba naiiba yung reactions natin kapag ang tingin mo sa isang tao ay nobody? Walang kwenta ang taong ito. How can you deal with that person na sa tingin mo pa lang at sa puso mo pa lang, ay walang sinabi tong tao na to. Ay walang kwenta tong tao na to. Ay ganyan lang yan. Hamak lang ang tao na yan.
What do you think? What manner can you show that person na hindi mo sinasadya? Automatic ka. Kapag sa isip mo ang baba ng taong ito, automatic ang actions natin. Kaya let us make somebody somebody. Sa bawat makakausap natin, isipin natin they are somebody. At may iba ang action natin. Kasi depende sa patanim sa isip natin. Amen ba? Praise the Lord. At sabi pong gano'n, let there be kindness in your face, in your eyes, in your smile, in the warmth of your greeting. Don't only give your care, but give your heart as well. Sa lahat ng bagay na gagawin natin, ibigay natin yung ating mga puso. Isama natin yung ating puso sa ginagawa nating kabutihan sa ating kapwa. Kasama ang mukha, hindi napipilitan. Kasama ang mata, kasama ang pangiti. Amen po ba? Hindi yung tutulong ka, halos iaabot mo yung pagtulong mo, pero ang higpit ng hawak mo, dun sa hawak mong tulong, parang ayaw mo ibigay. Diba? Parang ayaw mo ibigay. O kaya naman tutulong ka, pero nakasibangot ka. So, let us put our heart in the kindness that we are giving to other people. Yung kabutihan na binibigay natin sa ating mga kapwa, ilagay natin yung puso natin. Amen po ba? Every act of kindness and compassion done by any man for his fellow Christian is done by Christ working within him. Kaya ang bawat kabutihan na ginagawa natin sa ating kapwa, Kristiyano, no? Ay ginagawa ni Kristo sa pamamagitan natin. Kasi hindi naman pwedeng gumawa ng kabutihan ng Panginoon. God uses people. Kaya kapag tayo gumawa ng kabutihan, ang Panginoong Jesus ang gumagawa nito. Ginagamit lang niya ang bawat isa sa atin. Amen po ba? So, ang isang attribute ng isang spirit-filled life is kindness. Tandaan po natin, ano, kung sinasabi natin tayo ay spirit-filled life, kailangan yung kindness ay nakikita sa atin. Because when we are filled with the Spirit, we change. Mayroong pagbabago. Kapag tayo puspos ng banal na Espiritu Santo, mayroong pagbabago. Don't be deceived, ha? Na dahil nagtatangs ka, dahil nagpe-pray ka sa may sakit, ang may sakit ay gagaling, eh, spirit-filled ka na. No? Spirit-filled ka na. Kaya ang isang attribute ng isang spirit-filled life ay mayroong pagbabago. Nandoon yung pagbabago na nakikita sa ating buhay. Kapag wala ito, eh we need to go to our prayer closet. We need to cry out to God na baguhin tayo ng Panginoon. Then ang sabi ng Panginoon, hindi po ba imitate Christ? We are here to imitate Christ. Kaya kapag tayo nagiging mabait, no? Kapag tayo ay nagiging mabait, mabuti sa ating kapwa, tayo po ay nagiging reflection ng kindness ng ating Ama sa Langit. Yung pagiging mabait natin, reflection ng ating Ama sa Langit, ng ating Ama sa Langit ay mabait din. Let us imitate Christ. No? Let us go, let go, let go our selfishness. And let us be example of selflessness. Pakawalan natin yung pagiging makasarili. We cannot be kind. Kapag wala, andun, puro makasarili. Bakit? Ay, gagawa ako ng kindness kasi may mapapala ako. Ay, para sa iyo pa rin yun. Para sa iyo pa rin yun. Gumagawa ka ng mabuti kasi may inaasahan kang balik sa iyo. Para sa iyo pa rin yun. That's also selfishness. Kaya let us go, let go our selfishness by being an example of selflessness. There's no reason para gumawa tayo ng kabutihan. Hindi tayo maghahanap ng rason para gumawa tayo ng kabutihan. Kapag may nakita tayo ng mga tao na dapat bigyan ng kabutihan, gawin natin, even without any reason. Kindness. That's being selfless. So let's try to become selfless so that the fruit of the Spirit will manifest in our lives. Amen po ba? Kasi kapag self-blessed tayo, napakadaling ilabas ang fruit of the Spirit living in us. Napakadaling pakawalan ang fruit of the Spirit na nasa sa ating mga puso. Kapag selfless tayo, amen po ba? Our heart should be aligned towards God things, no? Sa mga bagay na nais ng Diyos, dapat naka-align ang ating mga puso. Ang ating puso ay nakatutok
doon sa mga bagay na yon na nais ng Panginoon na ipagawa sa ating mga buhay. Amen po ba? Praise the Lord. Let us go back to our prayer closet. Kung makita natin, Lord, kulang po ako sa ganitong area ng aking buhay. Lord, gumagawa ko ng mabuti pero lagi akong merong motibo na pang sarili ko pa rin. Nahihirapan akong gumawa ng mabuti pag wala akong naiisip na ibabalik sa akin ang taong gagawan ko ng mabuti. So let us go back to our prayer closet. Magpahubog tayo sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ma-fill tayo ng Holy Spirit so that the world will see the act of kindness, the fruit of the Spirit na inilalabas ng ating mga buhay patungo sa ibang mga tao at nang makilala nila nagbagun ang Diyos ng ating pinaglilingkuran. Amen po ba? Sabi ng Galatians chapter 5, verse 22 to 23, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. If we are filled with the Holy Spirit, kaya nating palabasin mula sa ating puso ang pag-ibig. Kaya nating palabasin mula sa ating puso ang kagalakan kahit ano pang sitwasyon. Kaya nating palabasin sa ating puso ang kapayapaan kahit hirap na hirap tayo. Ang pagtitiyaga, no? Kahit napipikon na tayo. Ang kabaitan, ang kabutihan. Kaya nating palabasin sa ating puso ang katapatan, ang pagiging mahinahon, ang pagpipigil sa sarili. Kung tayo'y spirit-filled. Kung tayo'y spirit-filled. Ephesians chapter 4, verse 31 to 32. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Mapagpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos. Dahil kay Kristo. Natural lamang po na nagkakasakita ng damdamin. Natural lamang po na may nagagawa tayong mali. Natural lamang po na nakikita ang ating mga kahinaan. Natural lang po na nagkakaroon ng samaan ng loob. Pero, hindi po natural na panatilinin natin sa puso natin ang sama ng loob. Hindi natural na panatiliin natin sa ating puso ang puot. Hindi natural na panitiliin natin sa ating puso ang galit. No po? Ang galit. Hindi po natural ito. Minsan, nakakasakit tayo ng damdamin ng kapwa natin. Sana hindi sinasadya. No? Sana hindi sinasadya. Pero ibang dahilan na po yun. No? Kapag ka talagang sinasadya nating sakitin. O sakitan. No? Na manakit ng damdamin ng kapwa. Kapag ka talagang nananadya na tayo na hindi na tayo nag-iisip. Kung ano mga bagay na gagawin natin. No po? Ibang iba na pong klase ito. No? Kailangan kung tayo ay may mga ganitong nagagawa, ay pinag-isipan natin maigi. Sabi po, maging mabait tayo at maawain. Amen po ba? Mapagpatawad sa isa't isa. Kaya sino man ang nakagawa sa atin ng mga kasamaan, let's release our forgiveness. Maging mabait tayo. Maawain tayo. Colossians chapter 3 verse 12. Kaya nga dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Mabait. Dapat tayong maging mabait. Amen po ba? Next na dapat nating maunawaan about being kind, no? Ang sabi ng isa, inipilit ko na maging mabait. Pero minsan talagang bumabalik yung dati kong pagkatao Ano ba ang katotohanan? The spirit is willing, but the flesh is weak. No po? At the spirit wants us to do things of God. Pero yung flesh natin ang lumalaban No? Gustong-gusto ng espiritu natin na maging mabait tayo, gawin natin kung ano yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Pero ang kalaban natin, yung ating laman no? Ang sinasabi ng laman natin, alis na ako, ayoko na, tama na, wala akong panahon.
Pero yung spirit mo, willing eh. Pero sinasabi ng laman mo eh, hindi, umalis ka na. Wala kang panahon. Ano po? Ang nais ng flesh natin ay pigilin tayo na ipakita yung kabaitan natin. Kaya nagsisimula tayong matakot. Na flesh, no? Nagsisimula tayong gumawa ng mga excuses. At nagtatamad tayo. Tinatamad tayo. May ipinagagawa ang Diyos sa atin na kabutihan sa kapwa natin. Natatakot tayo. Ako baka mamaya, ganito, ganyan, ganyan. O kaya naman, hingi ka ng excuses. Eh ako, ganito nga ako eh. Sa akin, kulang pa eh. Eh paano naman siya? O kaya naman, nakakatamad naman, pupunta pa doon. So, the spirit is willing, but the flesh is weak. Ang kalaban ng espiritu, ang ating laman. No? Nilalabanan ng ating laman ng ating espiritu. Kahit nako-convict na tayo na gawin ang isang bagay, nagiging hesitant tayo. Bakit? Because of our flesh. Merong battle na nangyayari. Our spirit is very much willing na gawin ang kalooban ng Diyos. Pero ang humahad lang ang ating mga laman. No? The desires of our flesh. Gusto ng espiritu pero nandyan yung pride. Gusto ng espiritu pero nandyan yung fear. Gusto ng ating Holy Spirit pero nandyan yung katamaran. Kaya po hindi natin magawa ang pinagagawa ng Panginoon. We must trust in God and cry out for greater manifestation of Spirit's power in our lives. Kailangan po umiyak tayo sa Diyos upang sa ganun maggamit tayo ng Panginoon na through our lives i-magmanifest no po ang banal na Espiritu Santo at magawa natin ang ipinagagawa ng Diyos sa ating buhay. Matthew chapter 26 verse 41. Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahirap, mahina. Kaya bantayan natin ang ating mga flesh. Huwag nating hayaang mapigilan tayo ng ating mga laman sa ipinagagawa ng Diyos sa pamamagitan ng kabutihan. Galatians chapter 5 verse 17. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. Ah, talaga nandyan yung labanan ng laman at ng Espiritu. Kaya kapag may gusto ng Espiritu, ayaw ng laman. At ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ng gawin. Kaya kung may mga bagay na pinagagawa ang Diyos sa atin, mga kabutihan na dapat nating gawin sa ating kapwa, gustong-gusto ng ating Espiritu. Pero lumalaban ang ating laman. Tingnan po ba? Another fact na dapat natin makita, the spirit is willing, the flesh is weakness po. Everyone is kind to their friends, their family members, etc. Pero napakahirap maging kind sa enemy. Ano po? Kind is an act. Ano po? Napakahirap maging mabuti sa ating mga kaaway. Kaya po, sinasabi ni Jesus, ano, ibang level ng kindness ang inuutos ng Panginoon sa atin. Hindi lang yung kindness na, okay, kaibigan kita, mabuti ako, mabait ako sa kaibigan ko. Sa pamilya ko, syempre, mabait ako sa family members ko. Pero, ibang level ang itinuturo ng Panginoon sa kanyang mga anak pagdating sa kindness. Anong gusto ng Panginoon? Let us be kind to our enemies. Pwede po bang pakitype natin sa ating FB Live, sa ating Google Meet, I must be kind to my enemies. I must be kind to my enemies. Mahirap yan, ano? Kasi napakadaling mabait, maging mabait sa mga nagmamahal sa atin. Pero ang hirap yatang maging mabait sa mga kaaway natin o sa mga namumuhi sa atin. Pero ito ang utos ng Lord, eh, no? Ito ang nais ng Panginoon. Kahit nga si Jesus nagbigay ng example sa atin, naging mabait siya sa mga namumuhi sa Kanya, sa mga lumalait sa Kanya. Di ba na nalangin si Jesus, Father, forgive them, for they do know not what they do. Ama, patawarin niyo po sila, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hingi tayo ng, ng kapatawaran sa iba. Habang humihingi si Jesus na patawarin yung mga taong gumawa ng kasamaan sa kanya habang siya nakapako sa krus. This is a show of kindness. Imagine mo, nagdurusa siya, nakapako sa krus ng Kalbaryo. Tapos ang mga tao, walang ginawa kundi laitin siya, saksakan
sa pagiliran, painumin ng supa, no? Tapos yung mga tao, parang natutuwa pa sa nangyayari sa kanya habang siya'y nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. And yet, nag-release siya ng pagpapatawad. That is a kind, a show of love. Tunay na pagmamahal at tunay na kabutihan. Alam niyo po, kapag nagpakita tayo ng undeserved kindness to others, we are imitating our Savior. Yan, ano yung, ano? Yung mga ganyang klaseng tao, ganyan ang ginawa sa akin, pakikitaan ko pa ng kabutihan. Hindi pwede. Hindi siya deserving of my kindness. Pero alam niyo po ba, kapag ang tao na yan ay hindi deserving sa kindness niyo, ay pinakitaan niyo ng kabutihan, you are imitating our Savior. So loving our enemies set us as a Christian apart from the way of the world. Ito ang nagpapahiwalay sa atin. Ito nagpapakita na iba itong mga Kristiyano. Because Christians can love their enemies. The world cannot love their enemies. Hindi nila kayang gawin yon na mahalin at pakitaan na mabuti, maging mabait sa mga kaaway, but Christians can. Dahil ang Panginoong Jesus ang ating halimbawa. Amen po ba? Let's grow more in this area of our lives. Let us be kind to our enemies. And let us imitate Christ. Matthew chapter 5, verse 40 to 42. Kung isakdal ka nino man upang makuha ang iyong damit, ibigay mo ito sa kanya, pati ang iyong malaban. Kung pilitin ka ng isang kawal na pasanin ang kanyang dala ng 1 milya, pasanin mo iyon ng 2 milya. Bigyan mo ang nanghihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. This is a show of love, real love, and kindness. Going extra mile sa mga bagay na inaasahan sa atin ng tao. We go extra miles. Sinosobrahan natin lagi. No, sabi ko na, pinapapasan sa iyo 1 milyon. Gawin mo ng another mile pa. Gawin mo sa 2 milya. Going extra mile. Alam niyo, napakaganda po nitong panuntunan sa ating buhay. Ano? Na talagang we did our best. At sinosobrahan natin ang lahat ng bagay na ginagawa natin. This is a show of true love and kindness. Ang sabi ng Luke chapter 6 verse 35, sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti para sa kanila. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taas ang Diyos, sapagkat siya'y mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong magpasalamat. Diba ang isang bagay na konsuelo na nagpapahiram? Eh, magpapasalamat. Pero may mga tao na nakakalimutang magpasalamat sa kabutihan na ginawa natin. Hindi lahat, no? Hindi lahat ng ginawa natin ng kabutihan ay nagpapasalamat. Napuprustrate tayo. Huwag na po kayong umangsa ng ganyan, ano? Na yung mga ginawa natin ng kabutihan ay magpasalamat. Ang sakit eh. Yung meron kang ginawa ng kabutihan, meron kang tinulungan, meron kang minahal, tapos nung okay na silang lahat, wala na yung pagpapasalamat, hindi ka na naalala na ikaw ang tumulong sa kanila. No? Ikaw ang tumulong sa kanila, ikaw ang nakasama nila sa oras ng kanilang paghihirap. Hindi ka na naalala at hindi na nakapagpasalamat. Ang sakit. Di ba masakit? O masakit yan. Pero ang sabing gano'n ng ating Panginoon, matiling tayong mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong magpasalamat. Tayo naman na nagdirito, abay matuto naman tayong magpasalamat. Amen? Matuto tayong magpasalamat. Wag na wag po natin kalilimutan sa ating mga buhay ang mga babae at lalaki na naging bahagi ng katagumpayan nyo. Huwag niyo po kalilimutan yan. Iyan ay napakagandang virtue ng isang Kristiyano na ang mga babae at lalaking naging bahagi ng buhay nyo, tumulong sa inyo sa oras ng pangangailangan nyo. Huwag niyo kalilimutan na kapag kayo nasa tugatog na at nasa katagumpayan na, nakalimutan nyo na yung mga babae at lalaki na naging bahagi ng buhay nyo nung kayo'y naghihirap. Huwag natin kalilimutan. Magpasalamat tayo sa kanila. Gumawa tayo ng pagpapasalamat. Alam niyo po, meron kaming isang inaanak noon na naging broken yung family nila.
At dahil naging broken yung family nila, I thank God nga, napatinulang yung buhay niya. Naging tama yung approach niya sa buhay. Pero alam niyo po, itong inaanak namin na ito, eh talaga po siya ay lumalapit sa amin. Noong mga panahon nag-aaral siya, noong mga panahon, alam niyo po, minsan niya po wala silang nakain. Alam niyo, malapit po. At nung nakita namin yung kalagayan ng inaanak namin na ito, talaga pong tinutulungan namin siya. Uy, meron ka bang ito? Baon mo, mag-aral kang mabuti, huwag mo tingnan kung ano lang nangyayari sa pamilya mo. So, ganun po. Nung nag-aaral pa lang siya, nag-aabot-abot kami ng pagkain, ng pangbaon, at kapag ka po siya ay namu-problema sa pamilya niya, lumalapit siya sa amin, ninong, tulungan niyo po ako, ganito po nangyayari sa pamilya. Nandiyan kami, nagpapayo sa kanya. Hanggang sa siya po'y nakatapos na, nakalimutan ko na, hindi na siya nakaka-attend sa GIL. Hanggang nakatapos siya, pinagpala siya ng Panginoon sa ibang bansa. At nung mapagpala siya sa ng Panginoon sa ibang bansa, nagulat kami, bigla na lang po siyang nag-message sa amin sa messenger. Kumusta na po kayo, Ninong, Ninang? Uuwi po ako. Gusto ko pong pumunta sa inyo. It's time to pay back. Say ko, ano yun? Tapos nagpasalamat siya. Inisa-isa niya, hindi na pala niya nakalimutan yung ganong bagay. Inisa-isa niya yung mga pagtulong na ginawa namin sa kanya. At sabi niya, it's time for me to pay back. Pag-uwi ko po, pupunta po ako sa inyo. Nung pagpunta sa amin, napakadaming pasalubong. Pinakain kami sa labas. At kung ano nung ginawa sa amin. At syempre, pinagpala niya kami. Sabi ko, wag niya. Tapos sabi niya ganun, Inang, payback ko po ito sa inyo. Hindi ko po makakalimutan na sa panahon na kami naghihirap, sa panahon na kailangan ko yung tulong, nandiyan po kayo. Napakasarap na bawat isa sa atin ay marunong magpasalamat. Amen po ba? Huwag nating kalilimutan ang mga taong gano'n. Pero hindi po lahat ng tinulungan namin gano'n. No? Hindi lahat ng tinulungan namin ay gano'n. It's okay. It's okay. Ako naman po ay sa karanasan ko sa buhay, 60 years old na ako at napakatagal ko na po sa ministry. I'm used to that. Ngayon, sinasabihan ko itong mga CMT at maging sila. Mga nakakasama ko, no? Huwag kayo mag-expect ng anumang bagay. Sasaktan kayo. Teach yourselves na huwag masaktan. Huwag kayong umasa. Kasi kapag umasa kayo, patuloy tayong maghahanap. At patuloy tayong masasaktan. Eh, anong madudulot niyan sa buhay mo? Magmukmok? Masaktan? Sumama ang loob? Hanggang maging iba na yung pagtingin mo sa lahat ng tao? Samantala kung tayo nakahanda na may mga ganitong tao, hindi nagpapasalamat, hindi nakakaalala. Ano po? Eh, it's okay. Dahil lagi pong ganyan tayo, ha? Mga kapatid, patibayin nyo ang puso nyo, patibayin nyo ang pananampalataya mo sa Panginoon. Huwag kayong tumingin sa tao. No? Ang sakit kasi kapag nandito tayo, madadala tayo. And then, hindi na tayo tutulong sa kapwa natin. Baka mamaya, tulong ako, hindi naman ako maalala. Baka ganun na yung mangyari sa buhay natin. It will destroy us. So let us just be prepared. Para hindi tayo nagugulat, no? Kung may magpasalamat, praise the Lord. Kung walang magpasalamat, praise the Lord pa rin. Dahil ang Diyos na ang magbibigay ng gantimpala sa atin pagdating natin dun sa kalimitan. Amen po ba? So ang nais ng Panginoon sa atin, gumawa tayo ng mabuti even to our enemies. No, even to our enemies. Siguro yan ang assignment natin, ano? Hanapin natin lahat yung mga gumagawa ng hindi maganda sa atin. So alam niyo po, iba. Kapag halimbawa na conquer natin ito, na yung mga gumagawa ng masama sa atin, pinagpapala natin, iba po yung mararamdaman natin. At sa mga tao naman na gumagawa ng masama sa atin, pag pinagpala sa atin, eh para yung sinampal sa magkabilang pismi. Diba? Mas mahigit yun. Eh grabe, kung ano-ano ng chismis ginagawa ko sa tao na to, eto, binibless pa ako. Hindi po ba? Next po, dapat nating tandaan na may mga bagay na pwede tayong matutunan sa nakikita natin sa iba na paggawa ng mabuti. Ang kindness po ay hindi po dapat nang hintayin pa natin na magsabi ang isang tao sa atin bago tayo gumawa ng kindness. Kindness moves on its own. Ang kabutihan, hindi pa humihingi, ibinibigay na natin ng tulong. This is kindness. Hindi na po natin, eh, hindi siya humihingi ng tulong eh. Eh, kaya hindi ko tutulungan. Eh, kung nahihina, di po ba?
ang kindness, hindi natin hinihintay. Nahingin pa ng tulong, humingi pa ng tulong ang isang tao sa atin. Kapag nakita na natin ang kanyang kalagayan, ang isang kabutihan, ginagawa na kagad ito. Kumikilos siya sa sarili niya. Kindness moves on its own without waiting for someone to ask. Hindi mo naiintay yan. Hindi siya humingi ng tulong, kaya hindi ko siya tinutulungan. Dapat humingi muna siya ng tulong. Why? Why? You have a reason. Mayroon kang dahilan, di ba? So is this selfish, selfish, or selfless? Ang tunay na kabutihan, move on its own. Hindi tayo naghihintay na lumapit ang isang tao, di ba? Minsan may makikita ka na, na isang tao na nandun sa kalsada, nakahiga, merong baby dun sa kalsada. Hindi naman humihingi. Nakita mo lang nakahingi, nandun, naiinitan. Because of that kindness, it will move on its own. Hindi na kailangan humingi pa sa'yo. Di ba ikaw pa ate, 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 abutin mo to para sa'yo, tinapay. That's kindness. Yung kindness mo ang nagmumove sa'yo. Para kumilos ka, magbigay ka, gumawa ka ng mabuti, kahit hindi ka pa hinihingan ng kabutihan, ng tulong ng mga kapwa mo. Amen po ba? Praise the Lord. 2 Samuel chapter 9, verse 7. Ang sabi po, sinabi ni David, huwag kang matakot. Gagawin ko ang lahat ng magagawa ko para sa'yo. Alang-alang kay Jonathan, ibabalik ko sa iyo ang lahat ng lupain ng iyong lolong si Saul. At laging nakahanda ang aking hapag para sa'yo. Diba si Jonathan, kaibigang matalik ni David, si Saul, no? Ang tatay ni Jonathan, na umapik kay David, no? Halos patayin si David sa inggit, sa takot na, ay grabe, siya na yung pinupuri, hindi na ako ang pinupuri, sabi ni Saul. Kaya nagalit siya kay David eh, na-insecure siya kay David. Kaya mga tao, hindi na ako tinitingnan na si David. Kaya pinakitaan niya nang hindi maganda si David. Halos patayin si David. Pero si Jonathan ay friend ni David. Kaya nung si David na yung nakaluklok, ang sabi ni David, ibabalik ko ang lahat ng lupain ng iyong lolo. Hindi pa humihingi, ibinibigay na ni David. 2 Samuel chapter 10 verse 2. So, sinabi ni David, kakaibiganin ko si Hanun, ang anak ni Nahas, sapagkat kaibigan kong matalik ang kanyang ama. Kaya't nagsugo siya ng mga kinatawan upang makiramay sa kanya. Ngunit nang dumating ang mga ito. So, upang makiramay sa kanya. So, nandito po, makikita po natin na si David, kinonsol niya yung anak ng namatayan. Ano po, kinonsol niya yung anak ni Nahas na si Hanun. Kinonsol niya to, kinomfort niya. Kinaibigan niya, tinulungan niya ang anak dahil yung kaibigan niyang matalik yung ama. Hindi pa humihingi yung anak ng tulong. Dahil ako, kaibigan ko yung ama. Andiyan si David, binibigyan na kaganyan ng tulong yung anak. Amen po ba? Praise the Lord. Tumanaw tayo ng utang ng loob sa mga taong tumulong sa atin. At kahit na yung mga tao na another level, ano? Even yung mga enemies, no? Yung mga enemies na gumagawa sa atin ng hindi maganda, nakita natin kailangan yung tulong. Tulungan pa rin natin. Amen po ba? Palagay ko, hindi na sila magiging paaway. Matitigil ang pakikipag-away nila sa inyo. Kapag ka, sa gitna na kasamaan na ginagawa sa inyo, ay makikita pa rin nila yung pagtulong mo. Baka ito ang bumago sa kanila. Diba? Baka ito ang bumago sa pagkatao nila. Baka ito ang magdala sa kanila sa Panginoon. Bakit ganito tong tao na to? Puro kasamaan ng pinagagawa ko. Ganito pa rin yung ginagawa sa akin. E baka lumapit siya sa ating Panginoon. Amen po ba? Praise the Lord. Maraming tao, sabi ko natin kanina, no, ay pwedeng maging nice pero hindi siya mabait. Proverbs 23 verse 6 to 7. Huwag kang makikain sa taong kuripot. Ninanasain man ang masarap niyang pagkain, sapagkat iyon ay maninikit sa iyong lalamunan. Aanyayahan ka nga niyang kumain at uminom, ngunit hindi bukal sa kalooban. This is being nice. Kain tayo, pero wala sa puso. Wala sa puso. Kuripot. Ano po? Nagsasabi lang ng magagandang bagay, pero kuripot. No? Ang mga kuripot, masakit sa puso nila ang ginagawa nilang pagbibigay. Di ba ganyan? Kapag ka-stingy ka,
pagkapuripot ka, kahit nagbibigay ka, ang sakit pa ng nararamdaman mo, may kirot. Pero ang isang mabait na puso, no po, na naka-align sa salita ng Panginoon, kumang it leads to action. No? Ito ang nagdadala sa atin para gawin natin yung mga bagay na mayroong kagalakan sa puso. If you are kind, you will do things without grudging heart. Na walang sakit na nararamdaman sa puso. Ginagawa natin ito ng may kaligayahan, that is being kind. Pero yung pagiging nice, nakuripot. Sabi pong ganun, huwag mong kainin yung binibigay niya. Baka dumikit sa lalamunan. Kasi inanyayaan ka lang pero hindi bukal sa kaloob. Diba? Ang sakit-sakit noon. Iimbitahin ka for the sake lang na maimbita. Para lang pakita sa tao na, uy, inimbita kita. Pero hindi bukal sa kalooban, pupunta ba kayo? Ang sakit, diba? Nararamdaman natin kung bukal sa kalooban. Yung pag-aanyaya sa atin. Pero kapag kainanyayahan lang tayo for the sake na, kasi baka sabihin nila, hindi natin in-invite. Invite natin. Hindi bukal sa kalooban. Hindi kabutihan ito. Magiging nice lang ito. No? Pasintabi lang sa'yo. Pero hindi ito kabutihan. Hindi ito kindness. Kasi hindi bukal sa kalooban. Ang tunay na kabutihan, merong cheerful heart. May kagalakan kang ginagawa ito. No? May kagalakan kang pinagpapala o tinutulungan ang mga taong nangangailangan. Hindi napipilitan lang. Kasi tumulong sila yung pakayaan mo. Yaman-yaman ko, hindi ako tutulong. Tutulong na rin ako. This is not being kind. This is just being nice. At mahirap naman na tumanggap ng tulong na hindi bukal sa kalooban. Mahirap naman na tumanggap ng paanyaya na hindi bukal sa kalooban. Kaya kung tayo may gagawang kabutihan, be sure na kabutihan ito hindi pagiging nice para maging masaya tayo sa ginagawa nating pagtulong sa ating kapwa. Amen po ba? Proverbs 26 verse 25, matamis pakinggan, ngunit huwag paniwalaan sapagat iyon ay bunga ng kanyang pagkasala. To pretend to be kind, but don't believe them. Nagpe-pretend sila na mabuti, na mabait, pero huwag mo silang paniwalaan sapagkat iyon ay bunga ng kanilang pagkasuklam. Their hearts are full of many evils. They just pretending to be kind. Deuteronomy chapter 15 verse 8, sa halip ibukas ninyo sa kanila ang inyong mga palad at pahiramin sila ng anumang kailangan. Let us have an open hands. Ano po? 2 Corinthians chapter 9 verse 7, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Kung tayo po'y magbibigay, pilit na pilit, mula sa pagiging kuripot, ano po, at masakit sa isip natin at sa puso natin, huwag na tayong magbigay kasi hindi nyo rin bibigyan ng kagalakan ng Panginoon. Sayang ang ibinigay nyo. Because God loves a cheerful giver. Amen po ba? Kapag nagbigay ka, dapat hindi napipilitan upang mahalin ng Diyos, upang tanggapin ng Diyos ang ating alay, no? Ikaw ba, kapag pilit na pilit ang ibinibigay sa'yo, tatanggapin mo? Pag nararamdaman mong pilit lang na binibigay sa'yo, tatanggapin mo? Di ba hindi? Hindi ko tatanggapin kasi napipilitan lang. Hindi masarap, no? Kapag nararamdaman mo na ibinigay sa'yo ito, nang napipilitan lamang, hindi masarap. Pero kapag ibinigay ito, napuno ng kagalakan, masarap. Kahapon po, inahabol ako ni Pastora Helen. Kasi merong chiko na tanim doon sa church. Eh, nagpapagawa sila ng church. Puputulin niya yung mga chiko na napakasasarap. Sabi ko, uy, ang tagal-tagal niya, huwag mo na putulin. Dalawang chiko po yun. Ang sabi niya sa akin, kasi kailangan namin, ano, Pastora, hindi, pwede mo nalagyan ng bubong yan para ano, labas naman yan. Ganun, huwag mo putulin, sayang yan. Sabi niya, sige, ito mo lang po isang chiko, ititira ko para sa inyo. Isang puno ng chiko ang ititira ko para sa inyo. Sabi ko, sige, ayaw talaga. Kahapon, ilang araw na akong hinahunting ni Pastora Helen para bigyan ako ng chiko. Alam niya, paborito ko yun eh. Tapos siya sabi niya, nasaan ka ba? Kahit sa pulong buhangin, imagine, dadalhin niya. At alam niyo, ginawa niya, hindi niya lang basta pinitas yung chiko. Ang ginawa niya, hinugasan niya, tinanggal niya yung dakta na pwedeng kainin mo na lang.
Tapos sabi, hinugasan ko yan eh. Gusto kong, ikaw ang naalala ko nung umaani kami ng chiko. Kaya gusto kong ipadala sa'yo. Eh kung nandito lang ako kahapon, edi dapat dito na dinala kahapon. Dapat dito na dinala sa pulong buwangin. Damang-dama mo yung pagmamahal. Damang-dama mo yung kabaitan, yung kabutihan na talagang bukal sa kalooban niya na ibigay. Nang hinugasan pa, kiniskis ko pa yan, Pastora, para kakainin mo na lang. Tapos sabi ko, magde-dedicate ako ng bata sa Bagbagin. Huwag ka nang pumunta ng pulo. Masyado malayo. Sabi ko, doon na lang sa Bagbagin. Kaya ibinigay ko. Hanatik man ni Harold, napakasarap. Iba ang isang ibinibigay ng may kagalakan at buong puso. Sobra. Napakasarap. Kaya sabi ko sa kanya, salamat, napakasarap. Grabe, ang sarap-sarap ng chiko na binigay mo. Binigay ng hindi napipilitan. Hindi yung makapagbigay lang. Ano po? Hindi makapagbigay lang. Binigay ng napipilitan. Kasi gusto ko na ibigay sa'yo, baka mamaya hindi na umabot kong linggo. Baka hinug na hindi masarap. Sabi niya gano'n. Ano po? Ay, tayo rin, paalala lang po sa mga nagbibigay. Huwag lang kayong basta makapagbigay lang. Titingnan nyo naman kung malimbawa yung ibibigay nyo. Eh, pag binigay nyo, okay pa. Minsan may mga bagay na binibili tayo, matagal na natin nabili. Tapos pag binigay natin, may makita nung binigyan mo, may amag na. Inaamag na. Kasi ilang araw na sa'yo bago mo na ibigay. Ano po? Di ba? Hindi lang makakapagsalita yung binibigyan nyo. Takot ka nitong binigay nyo sa akin. May amag na. Hindi na makakain. Hindi lang makapagsalita. So, kung magbibigay tayo, be sure na binibigay natin na talaga buong puso, hindi napipilitan, hindi pakitang tao na may naibigay lang tayo sa tao. Ano po? Praise the Lord, this is kindness. Ito yung kindness. Being nice is mabigay pa. Pero hindi bukal sa kalooban natin. Nararamdaman po yan. Hindi masarap yon. At tandaan po natin na ang mga tao, natatandaan nila at sa kanilang mga puso, iniipon nila ito. Hindi nila kinalilimutan ang mga act of kindness na ginagawa natin. Tandaan po natin. The moment na may ginawa tayong kabutihan sa isang tao, it will change their lives. Babaguhin ng kabutihang ginawa natin sa kanila ang kanilang buhay. Babaguhin ng kindness natin, act of kindness natin, ang buhay ng mga taong tinulungan natin. Mga tao po talagang chine-cherish nila yun. Yung kindness na ginawa natin sa kanila at yung kindness natin sa kanila ang nagbibigay ng pag-asa sa kanila. Ano po? Kaya po, tandaan natin, hindi nawawala ng kabuluhan. Napakalaking bagay ang ginagawa natin pagtulong sa ating kapwa. Hindi natin alam kung ano ang nagawa nito sa kanilang buhay. Amen po ba? Praise the Lord. Acts 28, verse 2. Napakabuti ng ipinakita sa amin ng mga taga roon sapagkat nang bumagsak ang ulan at naging maginaw, nagsiga sila at inasikaso kaming mabuti. Hindi nakakalimutan ang mga act of kindness natin. Alam niyo po, ang isang hindi ko makakalimutan, si Nanay Choleng, no? Si Nanay Choleng, taga mahabang parang. Nung ako'y nagba-Bible study sa kanilang bahay, sobrang act of kindness ang binibigay niya sa buhay ko. Na pagkatapos ko magsalita, alam niyo po ba, naririnig ko yon, magbibigay ng tubig yung iba, sasabihin, ay, wag yan ang ibibigay ng tubig kay Sister Kay. Nagsalita, baka mamalat. Tapos sabi niya, Sister Kay, itong inumin mo, maligamgam na tubig. Minsan, nakaanila yun, nakaayos na yun, yung tubig na yun, na maligamgam, may takip na. Of kindness, hindi ko makakalimutan. Na minsan, darating ako doon yung payong ko nasira. Ilalabas ko, umuulan. Pag alis ko, buo na po yung payo ko. Maayos na yung payo ko. Ginagawa na niya yung payo ko. Tinatahi niya. Nakita ko sira yung payo mo. That is act of kindness na hindi ko makapalimutan habang ako'y nabubuhay. Act of kindness. Ang mga act of kindness natin na ginawa natin sa ating kapwa, hindi nila makakalimutan yun. They will cherish it forever. Kaya tingnan niyo, nagsiga sila at inasikaso kaming mabuti. Nung makitang bumagsak ang ulan, naging maginaw, nakita, hindi humihingi, giniginaw kami. Meron po ba kayong balabal? Ginaw na ginaw na po kami. Hindi humingi. This is act of kindness. Nung makita nila na umuulan, na nagiginaw, nagsiga na kagad sila at inasikaso na kagad na mabuti. This is act of kindness. No? Ruth chapter 3 verse 10, the Lord bless you, my daughter. He replied, this kindness is greater than that which you showed earlier. You have not run after the young men, whether rich or poor.
Ang sabi pong ganun, sumagot naman si Boaz, pagpalain ka ni Yahweh. Higit na kaganda ang loob sa aming angkan ang ginawa mong ito kaysa ginawa mo sa iyong biyanan. Hindi ka naganap ng isang lalaking bata pa, maaaring mayaman o mahirap. Kasi si Boaz eh, kalahi ng asawa ni Ruth. Ano po? Eh namatay. Namatay na namatay. Wala nang maibibigay na po. Eh, kaya sabi nga lang, hindi ako pwedeng umanap sa iba. Kasi ito ay kaganda ang loob na ginawa ayon sa kultura nila. Na kailangan kalahi. Ano po? Kamag-anak. Kaya purihin po ang Panginoon. At dapat po maintindihan natin, next, no, that there is positive effect of kindness. Mayroong positibong effect ang kindness sa iba. It gives joy, no? Ito ay nagbibigay ng kagalakan sa kanila. Ito ay nagdadala sa kanila parang maging mapagpasalamat sila kahit sa maliliit na bagay lang. Ito din ang magdadala sa kanila para matuto silang maging selfless din, no? Natuto sila kung paano magbuhos ng pagmamahal. It slowly changed the people. It slowly changed the people. Proverbs 11 verse 16 to 17. Ang babaehin ay nag-aani ng karangalan, ngunit ang walang dangal, tambakan ng kahiyan. Lagi sa kahirapan ang taong tamad, ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Nag-iimpok ng kabutihan dahil may positive effect ang mga kabutihan na ginagawa natin sa ating kapwa. Amen po ba? Praise the Lord. At kung tayo po ay nagdududa sa kapangyarihan ng mga kind words na dapat natin ibigay kaysa naman puro pintas, ano po? Alam niyo po ba yung mga kind words na ibinibigay natin sa tao? It gives impact to their lives. It comforts them. It encourages them. It inspires them. It guides them. Yung mga kind words na binibitiwan po natin and may direktang epekto sa mga tao. Kaya let us give people hope. Bigyan natin ng magagandang salita, mabubuting salita ang mga tao. Let us motivate the people sa ating mga pagsasalita. Dapat may kasamang kindness. Ano po? Proverbs 16 verse 23 to 24, iniisip ng matalino ang kanyang sasabihin, kaya naman ang kausap ay madali niyang akitin. Kaaya-ayang salita ay parang pulot pukyutan, matamis sa panlasa, pampalusog ng katawan. Kaaya-ayang salita ang kailangan ng napakaraming tao. Amen po ba? Praise the Lord. This is kindness. At ang mga Kristiyano, we are to be known by our love and our kindness. Bilang mga Kristiyano, dapat makilala tayo sa ating pagmamahal at sa ating pagiging mabait at mabuti. No? Love never gives up. Love never gives up. Hindi tumitigil ang pagmamahal. Kindness will never cease. No po? Kapag ang pag-ibig ay hindi tumigil, hindi din po titigil ang paggawa ng mabuti. Kaya let us continue to be kind, even napakahirap na maging mabait sa taong iyon. Ano po? Kahit nag-i-struggle tayo. Pag nag-struggle na tayo na magbibigay ng kabaitan sa taong kinamumuhian natin o galit sa atin, let's ask the Lord to help us to be kind to them. Hindi natin na maging mabait sila sa atin. Galatians chapter 6 verse 9, kaya't huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, kayo ay aani kung hindi tayo susuko. Pwede po bang pakitag nyo sa inyong chat box? Never give up on love and kindness. Never give up on love and kindness. Let us continue to love so that our kindness will not cease. Magpatuloy tayong magmahal, no? Para ang ating kabutihan ay hindi maputol, kundi ito'y magpatuloy. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon, aani tayo. Amen po ba? So let us not just being nice, let us be kind. Maging mabuti tayo. Nice is nice is just words,
But kindness is action. Amen po ba? Praise the Lord so much for that. Tayo po yung mukot pumikit. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa patuloy na pagtuturo mo sa bawat isa sa amin. Sa patuloy na paghuhubog mo sa aming mga buhay. Tulungan mo kami na mapaalalahanan kami sa maghapong ito sa paggawa ng kabutihan. Sa sino mang tao na nangangailangan nito, Lord, put us in a position to show kindness, Lord, to give kindness sa mga babae at lalaking ipapakita mo sa amin sa buong maghapong ito. Panginoon, be with us, Lord. Let the fruit of the Spirit manifest in our lives as you continue to change us and melt us and mold us from glory to glory. In the name of Jesus. At naway magtagumpay ka na kami, Panginoon, ay lilukin ayon sa wangis mo. In Jesus' name, before you come here to rapture us, Lord, in Jesus' name. Panginoon, maraming marami pong salamat, O Diyos. Patuloy po kaming dumudulog sa iyo sa maghapong ito. Patuloy namin ipinagkakatiwala sa iyo ang lahat ng mangyayari sa aming buhay, sa aming pamilya, sa ministry na pinagkatiwala mo sa amin. Patuloy po namin inilalaga sa iyong mga kamay. We completely trust in you, Lord, in everything. In everything, Lord, ay patuloy po namin kumpletong ipinagkakatiwala sa iyo ang lahat ng bagay. Kaya, Panginoon, sa maghapong ito, bahala ka na po sa aming buhay, bahala ka na po sa aming pamilya, bahala ka na po sa aming mga pinagdadaanan, bahala ka na po sa aming mga pangangailangan, bahala ka na po sa aming mga problema at suliranin, bahala ka na po, Panginoon, sa aming mga relasyon. Lord, ipinagpapabahala na po namin sa iyo ang lahat ng ito. Sapagkat alam namin, kapag ikaw ang nakialam, kapag ikaw ang nanguna, kapag ikaw ang aming sinunod sa buhay na ito, sa araw na ito, kami po ay magiging matagumpay. And Lord, we plead the blood covering of the Lord Jesus Christ upon us and our family in the name of Jesus. We plead the blood covering of the Lord Jesus Christ upon our loved ones, upon the property that you have given us. We plead the blood covering of the Lord Jesus Christ upon all our needs in the name of Jesus, in the name of Jesus. We plead the blood covering of the Lord Jesus Christ sa lahat ng mangyayari sa buong maghapong ito sa aming mga buhay. And thank you, Lord, for the victory. Now we have peace. Now we have joy in our hearts na ang lahat ng mangyayari dito sa buong maghapong ito ay ayon sa kalooban mo. Because the steps of a good man are ordered by the Lord. And this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. So you will give all the glory, all the honor, and all the praise. In Jesus' precious name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. God bless you all. Be kind. Not only nice, let us all be kind. Amen. Praise the Lord. Sa lahat ng mga nasa ating happy life, let us continue to invite more of our brothers, sisters, friends, neighbors, wherever they are. In Jesus' name. God bless you all.